Handa ka na bang panoorin ang mga nakakakilabot na bidyong ito? Kung ready ka na, ay tara! Real Oakwood. The f***! Ben! Ben is! Give me the f***ing address. Go. Okay, Ben. Ano ang gagawin mo kung sa pagmamaneho mo ay mapadaan ka sa isang totoong Conjuring House at dito makikita mong may nakabang pala sa iyong madre? Isang figura ng madre o si Valak ang nakatayo sa gilid ng malaking puno ang nakatitig sa dumaraan. Nakakatakot ang imahe nito at parehong-pareho sa Valak na napapanood natin sa movie. So ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka pa rin ba sa pagmamaneho o titigil ka upang malaman kung totoo ito? Malamang sa malamang ay full accelerate ka na rin, mapalayo lamang kay Valak. Isang lalaki ang nagtatrabaho sa isang private excavation site na naguhukay ng lupa. Ayon sa pinagkunan natin ito ay galing ito sa Vietnam. Ang lalaki sa video ay nagtatrabaho tuwing night shift ng mag-isa. Di umano sa tuwing maguhukay siya ay nakakarinig siya ng ingay at nakapangingilabot na tunog. Ngunit hindi niya malaman kung saan ito nanggagaling. Pakinggan mong maigi. Bumaba siya upang tingnan at hanapin kung saan ito nagmumula. Ngunit talagang hindi niya makita ang pinagmumula nito at wala naman siyang nakikitang kakaiba sa paligid. Isang gabi ay mag-isa na naman siyang nagtatrabaho at mukhang mas nagiging malapit ang ingay na naririnig nito. Ang nakapangingilabot pa ay tila ba papalapit ito ng papalapit sa kanya. Nang bumaba siya ay biglang tumigil ang nakakatakot na ungol. Pero ang nakapagtataka ay walang sino man ang naroroon. Naniniwala ang mga viewers na isa itong jinn o skinwalker na may masamang balak sa lalaki. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo ang mga ingay na naririnig niya? Sino at ano ang may kagagawan ng nakapangingilabot ng mga ungol? May idea ka ba?
Ang magkaibigang ito ay nagpa siyang magpalipas ng gabi sa isang haunted cabin upang mag-imbestiga. Pero mukhang hindi na sila sisikatan ng araw dahil sa mga mangyayari. Di umano ang cabin ay inabandon na dahil sa mga paranormal activity na nagaganap rito. Kaya upang patunayang totoo ang mga ito ay pumunta sila at mukhang hindi nga sila nagkamali. Ben? What? You didn't just hear that? I thought that wasn't you. Bro, I'm standing right here. Here. Just this for a second. Okay. Umakyat sila sa hagdanan nang marinig nila ito. What the f***? Ben! Come and go. You okay? Yeah. What the f***? What the f***? Okay, the chair fell. The chair fell, Ben. That's what. Biglang tumumba ang upuan na talagang ikinagulat nila. Nilapitan nila ito upang tingnan at imbestigahan na isa palang maling desisyong gagawa nila. The f***! Ben! Ben! Is... Give me the f***ing address. Go. Okay, Ben. Mukhang hindi pa sila nadala at muling pumasok sa loob. Muli ay malakas na kalabog ang gumulat sa kanila na nagmumula sa itaas ng cabin. So I wanted to scare you a little bit. Did you're, I get you? You're a d***. Take that. You're a d***. Alright, fair enough. Ah! What the f***? No, I'm done! I'm f***ing done. Ikaw, mananatili ka rin ba sa haunted cabin na ito? For sure, hindi. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay mula naman sa YouTube channel na Urbex Hill. Si Urbex ay nag-explore sa abandonadong eskwelahan na makikita sa Philadelphia, Pennsylvania. Dahil sa paglipas ng panahon ay marami sa parte nito ang gumuho na siyang dahilan ng tuluyang pagsara nito noong 2013. Sa pagpasok ni Chris ay normal naman ang mga nangyayari. Wala namang kakaiba, pero ang normal na atmosphere ng paligid ay mapapalitan ng sobrang takot nang maka-encounter siya ng makapanindig malahibong kaganapan. Oh, shit's still there.
Matapos niyang marinig ang mga kalabog ay nagpatuloy pa rin siya. Nang makapasok siya sa isang silid ay sinilip nito ang kwartong natatakpan ng kurtina. Nang sa hindi inaasahan ay isang tao pala ang naroroon at malakas na sumigaw na tila ba galit na galit. Agad na tumakbo si Urbex at napatanong sa sarili kung ano ang ginagawa ng lalaki roon. Napagtanto ni Chris na umalis agad sa eskwelahan at itigil ang pag-i-explore dahil sa nagbabadyang panganib. Pero habang nag-i-explore siya bago ang pangyayaring ito ay hindi niya napansin ang nakunan ng kamera niya. Isang dark figure na naglalakad sa madilim na dulo ng hallway. So ito rin kaya ang taong na-encounter niya sa loob ng silid o ibang nilalang na ito mga kamulti. Either way, isa lang ang malinaw sa video ito. Mas nakakatakot at nakakahilabot talaga ang kayang gawin ng mga buhay kesa sa mga multo. Ang video ito ay naisend ni Dylan Wenzel sa YouTube channel na Depths of Despair. Siya kasama ng fiancé nito ay lumipat sa bago nilang tahanan na makikita sa probinsya ng South Africa. Ayon sa kanya ay mga magsasaka ang tao rito na nakatira, medyo may kalayuan nga lang sa bahay nila. Maganda naman ang pamumuhay nila rito maliban sa mga unexplained noises na naririnig nila sa paligid. Isang linggo muli na naman siyang nakarinig ng mga strange noise at dito na siya nagpa siyang mag-imbestiga at maglipot sa paligid ng bahay. Tila ba tunog ng isang hayop ang naririnig niyang nagmumula sa hindi matukoy na parte ng bahay nila. Ah!
Matapos niyang libutin ang bahay at tingnan maging ang kisame ay wala. Wala siyang nakitang anumang bagay na maaaring magbigay paliwanag sa mga unexplained noises. So ano kaya ang dahilan ng mga ito? May multo kaya? Haunted kaya ito? O may simple explanation ka kamulti? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.